Hello guys, ngayong video, sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga kaibigan sa pag-iibon. Bali, yung tanong niya doon ay kung paano daw ba ang pag-diet sa ibon para hindi magkasapulak. Tapos kung paano daw ang pagbibigay ng mga pagkain sa mga breeder natin na may inakay na. Tapos marami pa. So, mag-intro muna tayo tapos saka natin itakil yung mga tanong nila. Okay? Wait lang. So, una nating sasagutin doon ay yung sasapula para daw mag-diet ng ibon. Bali, ang pag-diet ko ng ibon dito, syempre, ay kailangan ang binibigay mong pagkain sa kanya ay dapat ang binibigay mong pagkain sa mga breeders nyo ay isang takal lang. Isang takal. One tablespoon, isang scoop. Wait lang, ganito ah. Ganito. So, ito. So, 1 tablespoon, nakita nyo ba? Ayan, no? 1 tablespoon, 15 ml, sa kada, ay, hindi sila, sa kada breeder. So, isang takal, ayun na yun, pang isang araw na yun, para maiwasan yung sapula. Pero, syempre, depende yun sa binibigay nyo. Example natin tong groats. Ang groats kasi, ang isang takal na yan, ay mataas na rin to sa protein at sa fat. Yan. So kung ang fruit ito, kung ang old growth ay binibigyan nyo sila palagi araw-araw ng ganito, ayun ay pwede din makataba sa kanila pero hindi sila magkakaroon ng sapula. Okay? Basta isang beses lang, isang scoop lang sa isang araw. Okay? Tapos sa African mix naman, okay lang kahit madami yan, kahit sobrang dami niyan. Ganun lang 'yon. Tapos ang ano naman natin, ang pagbibigay, syempre isang scoop, 'di ba? Okay na 'yun pang isang araw, huwag niyo na agad sila bigyan. Huwag niyo na silang bigyan ng panibagong scoop kapag naubos nila yung seeds nila. Hayaan niyo na ulit silang magutom hanggang kinabukasan. Ganun ang aking ganun lang ang aking pagbibigay. Kung hindi niyo gusto yung aking way na tipong nakikita niyong nagugutom yung alaga niyo, kayo na ang bahala kung gusto niyo pang maglagay ng panibagong seed sa kanila, okay? Wala tayong sapilitan dito, ito ang aking gawain dito. So, next naman yung sa pagbibigay. Ito, sa pagbibigay ng pagkain sa mga breeders, sa mga may inakay. Tulad ni Maha, pati itong partner niya, may inakay sila. Bali, i-share ko sa inyo kung ano ang aking binibigay. So, ito, napaka-amo. Ayan o. So, dito, diba? Tignan nyo naman, sumasakay sa, So, ito. So, ang binibigay ko dito ay, bird seed, yung white millet. Tapos, merong canary seed. Ito, maganda to para sa mga inakay. Kasi, hindi to nakakataba. Lalo na yung canary. Kahit sobrang dami nyong ibigay na canary, hindi tataba yung mga ibon nyo. Sunod, ito naman ay, lahat na lang ng kukunin ko. So, ito ay isang oat growth. Ayan, oat growth lang to. Nilalagyan lang nila ng balat ng sunflower. Ayan. So, oat growth to na magandang-maganda sa mga inakay kasi mataas sa fats to, taas sa protein, para mabusog yung mga inakay para mabilis magkaroon ng laman yung kanilang crop. Tapos next yung sunflower, ito sunflower seed. Ito naman ay mataas din sa fats. So maganda rin to sa mga inakay. So ito lang ang binibigay ko, bird seed na may canary, oat growth, tapos sunflower seed. So ayun lang ang binibigay ko dito sa kanila. Tapos malinis na tubig lang. Kapag may inakay na, pwede kayo maglagay ng vitamins dyan. Pero sa akin, puro malinis sa tubig lang. Tapos, next naman tayo, yung sa sili. Sa sili, tungkol naman sa sili, tulad nito, may sili to. Lahat ng ibon ko dito may sili. Bali, ang pagbibigay ng sili sa kanila ay maganda kung labuyo para nasa patukaan nila. Tulad nito, may labuyo yan. Ayan, may mga labuyo yan.
So, isang sili, isang pirasong siling labuyo, hahatiin ko yun, lalagay ko sa patukan nila. Isa-isa-isa-isa-isang ganun. Tapos, pwede naman din yung siling panigang. Ibigay nyo lang din ng buo. Mas okay kasi kung ano, buong panigang. Lagay nyo lang dyan. Sila na bahala kung gusto nilang tukain yun. Tapos, pwede rin yung bell pepper. Pwede din yun. Basta yung bell pepper, malaki yun eh. Hatiin nyo na lang sa gitna. Bali, sa isang bell pepper, pwedeng apat na pares doon or tatlong pares. Okay? So, ayun. Ayun lang ang aking mabilisang pagtuturo dito sa kung paano mag-diet ng ibon, kung paano magbigay ng pagkain sa may mga inakay. Tapos, okay, nasan tayo? Tinawag ako kasi may inutos. So, ano ba ang huling topic natin? Hindi ko na alam. Bali, ano na natin? Meron pa tayong isang tanong na nagtataka daw siya. Bakit daw napakaamo daw ni Maha? Paano ko daw siya napaamo? So, wala akong idea kung paano ko siya napaamo. Siguro, dahil sa partner niya. Kasi ito yung pinakauna kong ibon eh. Na binaband ko sa akin palagi, araw-araw. Tapos siguro kaya naging maamo si Maha kasi maamo siya sa akin. Parang nahaluan niya ng kabaitan si Maha, 'di ba? So ayun, hindi ko rin alam kung bakit sobrang amo sa akin ni Maha nang ngayon, hanggang ngayon. Kahit tinitignan ko yung nest box nila, hindi ko alam kung bakit napakaamo ni Maha sa akin. So basta kung gusto niyo maging maamo yung mga ibon niyo sa inyo, huwag niyo kakalimutan na makipag-band ng araw-araw, hindi mas sa buong araw ah. Bigyan nyo lang ng time yung mga ibon nyo na makapag-ban sa inyo. Tulad ni Maha, ayan. Binaban ko lang siya sa akin kapag nandito ako. Tapos, sa mga ibang ibon ko, may ibang ibon na rin ako na hindi mailap kahit napakalapit ko. Ito, medyo mailap pa to eh. Lagi namang, ito, bago pa lang to eh. Ayan. Okay, so ayun. Ano pa ba? So, wala na akong masabi. Hingal ako, nagmamadali ako kanina. So, wait lang, mag-shoutouts na tayo, okay? Okay, shoutouts tayo. Shoutouts kay Ramchan Makatulad, kay Steven Jan C. Quiason, kay Joshua Wage. Shoutout din kay Luis Marshall Denya, kay Jagger Luga, kay Steven Jan C. Quiason. Siya ulit. Nagdoble ang comment. So, shoutout din kay Jeffrey Fighteren, kay Newbie Parakit, kay Irene K.P. Seriano, kay Kian Rojas. Shoutout din kay Kevin Jan Agravante, kay Ray Docena. Shoutout din kay Jason Abilion, kay Angel Marvi Salonga, kay Alvan Gabriel, kay Jerome Tan, kay Florence Aquino, kay Bentong Puyos. Shoutout din kay Brian Cruz, kay Joshua Wage, kay Julius Villa, kay Kim KC Shason. Shoutout din kay Matthew Severa, kay VJ De Jesus, kay Dan. Shoutout din kay Dan Melig, kay Cesar Lagrosa, kay Michael Valdez, kay Gabriel Maranyo. Shoutout din kay Lorenzo Baracena, kay Ronald Nones, kay Mark TV Bird and Pigeon Videos, at kay Jansen Pascua. So ayun, kung gusto niyo magpa-shoutouts, mag-comment lang kayo at i-shoutouts namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang. Tapos sasagutin natin yan through comment or video, okay? So ito si Dubi, marami na siyang alam. Meron na siyang alam na apat. So meron na siyang alam na recall, perch, spin, tapos yung isa, papakita namin sa inyo sa susunod na video, okay? So, pwede nyong makita agad yung tinuturo ko sa kanya kapag inad nyo ako sa aking Facebook page. So, ay, kapag finalaw nyo ako sa Facebook page, nag-upload ako ng mga tricks niya. So, ayun, ito, yung mga, itong flight cage natin, ito na lang sila. Apat na perso, ina-out ko na sila lahat para makapag-focus na tayo sa Fisher na mga high mutation. Bali, bibili ulit tayo ng opaline. Huwag tayong maingay. Kasi, baka pagalitan tayo. So, ayun. Ina-out ko na lahat ng aking personata para
makabili tayo ng magandang opaline na mga ready to breed para syempre makapagparami agad, di ba? Tapos ma-share ko sa inyo yung blessings na ibibigay sa atin ng mga breeder natin. So ayun, abangan nyo lang yung blessing na yun. Hindi tayo pwede magmadali dahil kapag nagmamadali tayo, maiinip lang tayo. Okay? So ayun lang guys, ngayong video, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel at mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.